umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa oras po na ito. Tayo po ay muli pong lalapit po sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, huwag daw po tayo magkatubiling lumapit sa trono ng mabiyayang Diyos. Trono ng mahabaging Diyos upang matanggap natin ang biyayang makakatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Hallelujah. Magpaliwanag po sa amin na inyo pong mga salita. Kayo po ang higit na nakakakilala, nakakaunawa, Panginoon, sa kaisipan ng Ama. Kayo nga pong patuloy na mag-reveal sa amin ng mga bagay, Panginoon. Teach us your ways, Lord. Holy Spirit, turuan niyo po kami ng mga katotohanan ng Biblia, Panginoon. Gabayan niyo po kami, nilisin patuloy aming puso. Kami nga po ay patuloy na palakas ng inyong po mga salita. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Wait lang po. Baba ko lang ito. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay
Muling babalik sa pag-aaral po natin tungkol sa presensya po ng Panginoon. So, ang presensya po ng Panginoon ay ang impluwensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao po, o ang pagsama ng Panginoon, kanyang paggawa. Ngayon po, meron pong dimension yung presensya ng Panginoon. Meron pong levels ang presensya po ng Panginoon. Merong mas mababa at mas mabigat na presensya ng Panginoon o pagkilos ng Panginoon. Last week din na pag-aralan po natin yung pagka tayo'y nasa presensya ng Panginoon, hindi tayo nagkukulang ng anuman. Binuksan po natin yung Psalms chapter 23 na nagpapakita ng benepisyo ng pagsama ng Panginoon sa isang tao. I shall not want. Kahit na dumaan tayo sa pinakamadilim na libis o pinaka masamang lugar o pangit na sitwasyon, as long as you are with me, I will fear no evil, sabi doon. For you are with me. O mas mabuti pang malaman na nariyan ng Panginoon kaysa malaman mo na aalis yung mga problema mo. Mas mabuti pang ipanalangin na yung pagsama ng Panginoon kaysa sa kahirapan ng sitwasyon ay yung kahirapan ng sitwasyon ay mawala po sa atin. Because the presence of God, yung attendance ng Panginoon sa ating pong buhay ay magsisecure ng ating pong safetiness po. Yung ating pong pagiging safe. Sabi, kahit na may mamatay o mabuwal sa aking kanan, 10,000 sa aking kaliwa, ay hindi tayo mapapano dahil kasama natin yung presensya ng Panginoon. So, napakahalaga po ng presensya ng Panginoon. Marami pa tayo pong makikita na mga benepisyo niyan. Pag-aralan po natin yan. Ngayon, what are the dimensions of the presence of God? Magandang umaga po sa bawat isa. Dimensions of the presence of God. Number one, the omnipresence of God. Yung pagkakaroon ng kakayahan ng Panginoon na nasa lahat ng dako, no? At the same time, the omnipresence of God. Ito pong pagiging nasa lahat ng dako ng ating pong Panginoon ay nag-separate sa Kanya sa isang posisyon na siya lang ang maiiwan. O siya lang yung mayroong ganong kakayahan. Even spirits have limitation. Lalo na po tayong tao. Hindi pwedeng ako po ay narito at nasa Taiwan din. Hindi pwedeng ang isang tao ay nasa Pilipinas at nasa ibang bansa. Maging si Satanas o at iba pa mga espiritu o mga anghel, hindi sila pwedeng nasa ibang dako. Ang Panginoon lang ang mayroong ganitong katangian. Being omnipresent po rin ang Panginoon. Psalms chapter 139 Salmo. So the first dimension, the first level is the omnipresence of God. Nasa lahat ng dako. Psalms 139 sa dito tayo po sa 7, verse 7. Paano ba ako makakaiwas sa iyong spirito? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Sabi po dito. Kung pumunta ako sa langit, nandoon kayo. Kung pumunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. No? Yung kakayahan ng Panginoon na kahit saan ka magpunta po,
nasa langit ka man o nasa lugar ng mga patay, naroon ang presensya ng Panginoon. Nandito siya sa ating nasa aking kwarto ngayon po dito. Nandiyan din po sa inyong lugar. Kahit nasa CR ka, nasa outing kayo, nasa daan kayo po, nandun yung presensya ng Panginoon. Itong katangian ng Panginoon po na ito ay napakadakila para maisip natin na ang Panginoon nasa lahat ng dako. Ito po ay encouragement para sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Nakikita po tayo ng Panginoon dahil tayo po ay dahil siya po ay nasa lahat ng dako. Ganon din naman yung mga nagkakamali sa Panginoon, nagkakasala, hindi tayo makakapagtago sa Panginoon kasi kahit nasa ang lugar, kahit saan tayo pumunta, naroon ang presensya ng Panginoon para magbantay sa atin, no, para patuloy na bantayan yung mga tao, mabuti at masama. The eyes of the Lord is on the good and evil. So, papurihan po natin ang Panginoon. Itong katangian po ng Panginoon na ito na pagiging omnipresent ay isa sa kanyang mga katangian kung bakit siya po ay nararapat sambahin. Dahil siya po ay Diyos. Siya po ay Diyos. Number two dimension is His Emmanuel dimension. Yung pagkakaroon ng pagsama ng Panginoon, no, kapag meron dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, katulad po ng ginagawa natin ngayon. Yes, yung ibang mga tao, nasa palengke din ang presensya ng Panginoon, no, nasa lahat ng dako siya eh. Nandun din siya sa mall. Pero hindi siya nararamdaman ng mga tao po. Parang lumalakad lang yung mga tao na hindi nila nararamdaman ng Panginoon. The second dimension is, nararamdaman mo na yung pagkilos ng Panginoon. The Emmanuel dimension. Matthew chapter 18 verse 20 po. Matthew chapter 18 verse 20. Matthew 18:20. Sabi po dito, sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Ay. Yung una po, kahit saan ka pumunta po, naroon ang presensya ng Panginoon. Dito naman, ipinapakita yung pagsama ng Panginoon dun sa dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Katulad po natin ngayon, nasa kalagitnaan po natin ng Panginoon. Magkakalayo man tayo, in the spirit, no, kasama natin ang Panginoon po sa ating pong pag-aaral ngayon pong umaga. Purihin ang Panginoon. Kapag mayroong mga tao na naglilingkod sa Panginoon, humahayo, no, at naglilingkod sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon. Naalala ko din yung sinabi ng Panginoon sa atin na sa Matthew chapter 28 na, I will be with you always. Kapag sinunod natin yung commission ng Panginoon na humayo, no, at to make disciples, no, kasama natin ang pagsama ng Panginoon. Mababasa din natin sa John chapter 14, no? Sasa atin ang banal na espiritu o yung presensya ng Panginoon ay sasa atin hanggang magpakailan pa man. Sa atin na mga naglilingkod sa Panginoon at mga anak ng Diyos, meron tayong advantage ngayon po. Lahat ng tao po, no, lahat ng dako, naroon ng Panginoon po. Pero yung pagsama ng Panginoon ay nakukuha lang kapag ang dalawa o tatlo ay nagtitipon sa pangalan ng Panginoon. Kapag ang dalawa o tatlo ay nananalangin o nag-aaral ng salita ng Diyos, palaging nariyan ang pagsama ng Panginoon. Nakakatuwa sa ating pong Diyos dahil kapag tayo po yung nagba-Bible study kahit sa mga liblib na lugar, umaattend pa rin ang Diyos. Hindi katulad ng ilang mga paniniwala sa mundo na ito na kinakailangan nilang pumunta pa sa templo para katagpuin yung Diyos nila.
ang ating pong Diyos ay sumasama sa atin. Amen. Uri ng Panginoon. Third level po ng presensya ng Panginoon is His manifest presence o yung pagkakaroon ng pagkilos ng Panginoon sa isang lugar na physically makikita mo talaga yung pagsama ng Panginoon. Magbukas tayo po ng verse. Exodus chapter 40. Exodus chapter 40 verse 38. Ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda kapag araw at nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila. Ito po yung pinakamalalim na klase o pinakamabigat na klase ng pagsama ng Panginoon. Yung may physical manifestation. The manifest presence of God. Nung panahon po na ito, sa ilang ay kasama nila ang presensya ng Panginoon. Hindi lang yung nariyaan ang presensya ng Diyos, hindi lang yung pumapagitna sa kanila ang presensya ng Panginoon, kundi nakikita talaga nila yung pagsama ng Panginoon. May representation ng pagsama ng Panginoon. No, nakikita nila na yung ulap pagkaaraw ay nagiging silong po nila. At pagka gumagabi naman ay nagiging haliging apoy. Gano'ng kadakila itong mga bagay na ito po. Physically, nakikita ninyo yung pagsama ng Panginoon. Meron pang isang klase po ng pagsama ng Panginoon. Kapag nariyan ang presensya ng Panginoon po, mga tao po ay gumagaling. No, hindi po pwede na kapag nandiyan ang presensya ng Panginoon, no, his manifested presence, his presence manifested in us. Talagang makakita ka po ng himala bilang patunay na sumasama ang Panginoon po. Ito yung nais po natin pong maabot na level. Yes, totoo na nasa lahat ng dako ang Panginoon. Yes, totoo na kapag tayo nagtitipon, nasa kalagitnaan natin ang Panginoon. Ngunit ang gusto nating makita ay yung presensya ng Panginoon na nakakakilos sa ating pong buhay. Alam niyo yung mga tao po na kumikilos ang presensya ng Panginoon sa kanilang buhay po? Palagi silang masaya. Yung mga tao po na presensya ng Panginoong Jesus, no, at ang Panginoon ang kumikilos sa kanila pong buhay, malago ang pagninegosyo. Maging ang ministry, malago. Dahil kahit saan pumunta ang presensya ng Panginoon, palaging merong fruitfulness. Palaging may freshness. Palaging may pahinga. Isa sa mga benepisyo ng presensya ng Panginoon, no, ay mga himala at mga pagpapagaling. Sa tuwing nariyan ng Panginoon, gumagawa siya ng himala para patunayan yung kanyang pag-ibig sa atin. Presensya ng Panginoon. Sabi nyo nga doon sa awit, it is your presence in my life that satisfies. Napakabuti ng Panginoon. Mag-aral pa tayo saglit po. Sa number one, ano po ang mga makukuha nating benepisyo sa presensya ng Panginoon na buhay. Sabi dito, the presence of God in a man God. Okay, so number one, supernatural favor. Kapag nasa atin po ang presensya ng Panginoon, makakaranas po tayo ng no, supernatural o extraordinary na pabor, hindi lang sa Diyos po, maging sa mga tao.
Sa kwento ni Jose po sa Genesis chapter 39. Genesis chapter 39 verse 2. Meron tayo 7 minutes. Genesis chapter 39 verse 2. Dito natin makikita sa buhay ni Jose po yung patunay ng no, pabor, extraordinary favor na meron siya dahil sumasa kanya ang presensya ng Panginoon. Sa verse 2 po, ginabayan ng Panginoon si Jose kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potipar. Nakita ni Potipar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Yan makikita natin po. Sa isang tao na nasa kanyang presensya ng Panginoon, lahat ng binubuksan ng kanyang kamay, lahat ng ginagawa ng kanyang kamay, pinagpapala po ng Panginoon. Magtatanim ang ganda ng ani. Magbubukas ng gawain ang ganda ng pagkilos ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, higit po nating nasain patuloy yung pagsama at presensya ng Panginoon sa ating pong buhay. Sabi ni Haring David po, "Cast me not away from thy presence, O God." Hindi yung "cast me not away from my castle." Hari ako eh, huwag niyo akong alisin dito sa aking kastilyo. Cast me not away. Si Moses, ang daming miyembrong pinamamahalaan, pero sabi ni Moses, "Panginoon, kung hindi sasama, if your presence doesn't go with us, dito na lang po kami." Purihin ang Panginoon. Kasi alam niya po, alam ng mga lingkod ng Panginoon, na kung hindi sasama ang presensya ng Panginoon, wala nang mangyayari. Mapapagod lang tayo po sa kakatrabaho, sa kakahayo, no, kung hindi natin magawang magawa yung atmosphere o yung condition na bababa ang presensya ng Panginoon sa kalagitnaan natin, eh masasayang yung ating mga pagtitipon. Naalala ko lang po yung aking pong lolo, Leopoldo Masaredo, aking tatay, Pastor Joseph. Minsan nakikita ko pagka nagsasalita sila, lagi ko naririnig yung narito na ang presensya ng Diyos. Para bagang yun ang pinaka-signal sa lahat ng kanilang ginagawang pagsasalita. Na pagka nariyan na yung presensya ng Panginoon, eh kailangan na natin tumigil. I-acknowledge natin yung pagiging kasama natin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Dahil alam nila pagka nariyan yung presensya ng Panginoon, eh magte-take over na ang Panginoon. Yun ang kikilos sa ating pong kalagitnaan. Ito sa buhay ni Jose po. Kikita natin yung patunay ng pagsama ng Panginoon sa kanya. Pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Verse 4, "Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambayan at ng lahat ng kanyang ari-arian." Kita mo naman yung pabor. Kadalasan pagka tayo ay magkakatiwala ng mga precious na bagay na meron tayo, kadalasan sa kamag-anak natin ibinibigay, ikaw ang mag-alaga nito, ikaw ang mag-ingat nito. Sa tindi ng pabor ng Panginoon na nakapatong sa buhay ni Jose, kahit yung hindi niya kakilala, dahil nakita yung pagsama ng Panginoon sa kanya, na-recognize nitong tao na ito, ni Potipar, na si Jose ay sinasamahan ng Diyos, nagawa niya ipagkatiwala lahat ng kanya sa buong sambayan, pati yung kanya pong ari-arian. Alam niyo po, pagka patuloy na kumilos ang presensya ng Panginoon sa buhay po natin, magugulat po tayo sa pabor na matatanggap po natin sa ating trabaho, sa ating pong pinagpapasturan o kung saan tayo nagmi-ministry. Magugulat ka sa pabor ng Panginoon sa inyong eskwelahan. Kapag nakita ng mga tao yung presensya ng Panginoon sa buhay mo po, pagkakatiwalaan ka ng mga tao po. Ipopromote ka nila eh. Salamat po sa Panginoon.
sa verse 5, mula ng panahong si Jose ang namamahala, binasbasa ng Panginoon ang sambayan ni Potipar na Ehipsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Nakikita natin po dito sa kwento ng buhay ni Jose po na napakabuti ng Panginoon kasi pagka nasa atin ang presensya ng Panginoon po, nagiging maayos ang lahat. Yes, kapag tayo po ay nasa paglilingkod sa Panginoon, may hirap, may ganito, pero hindi po inilihim ng Biblia at ng mga patotoo ng mga nauna sa atin na kapag may pagsama ang Panginoon sa isang tao o sa isang ministeryo o maging sa business o pag-aaral, no? At paging pagtatrabaho, makakapagpatotoo ka ng matinding mga pagkilos ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Sabihin ng Panginoon. Sa verse 6, ipinagkatiwala ni Potipar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Napakabuti ng Panginoon. Kapag kumikilos ang Panginoon sa isang tao po, magkakaroon siya ng higit na katalinuhan para mamahala sa lahat ng mga bagay o mga responsibility niya. Tulungan tayo ng Panginoon po. Sa oras po na ito, patuloy tayong lumapit sa Panginoon na hilingin natin po yung kanya pong presensya sa buhay po natin. Na patuloy po itong kumilos sa atin. Patuloy ang pagsama ng Panginoon sa atin. Para yung mga responsibilities natin po, lalo na sa mga amin na katulad ko po ng mga kabataan, magawa natin. Alam niyo po, hindi sa mga kabataan na kasama ko po dito, hindi lahat nakukuha sa talino. Hindi lahat nakukuha sa kung ano yung natapos mo o sa kung ano yung kakayahan natin. It is not by might nor by power. We need the presence of God. We need the Holy Spirit. Kailangan natin ang pagsama ng Panginoon sa ating pong buhay. Gusto natin na ang isang bagay ay lumago, hilingin natin ang pagsama ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanya pong mensahe ngayong umaga. Pagka ako po ay may oras yan ang ating ipagpapatuloy na pag-aralan. Tayo po ay manalangin sa umaga po na ito. Lord, salamat po sa inyo. Salamat po sa pagkilos niyo po sa buhay namin. Salamat po sa inyong presensya. Patuloy po namin po, Panginoon, ninanasa ang pagsama po ninyo sa buhay namin. Higit sa lahat, Panginoon. Ito ang yaman namin, Panginoon. You are our portion. Kayo ang mana namin, Panginoon. Kung ang mundo na ito, Panginoon, ay patuloy na nag-aagawan, magkaroon ng posisyon, magkaroon ng ari-arian, ng yaman, kami na inyong mga anak, what we need and what we want, Lord, is your presence in our life. Higit na kailangan, alam namin, naunawaan namin, Panginoon, na higit ang pangangailangan namin sa presensya po ninyo kaysa sa pera, Panginoon. Higit ang pangangailangan namin sa presensya ninyo, Panginoon, kaysa sa kasikatan, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na pagka nariyan ang pagsama na inyong presensya, Panginoon, nandyan ang higit na kagalakan, nandyan yung higit na kalakasan, maraming patotoo, maraming pagkilos po ninyo sa buhay ng mga tao, Panginoon. Nandyan ang pag-asa pagka nariyan ang inyong presensya, Panginoon. Nagiging productive kami, nagiging fruitful kami, Panginoon. Nagkakaroon ng progress sa aming pong buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ano man, Panginoon, na mga dahilan para mawala ang presensya po ninyo at pagsama niyo sa buhay namin, Lord. Sinasaway namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Patawarin niyo kami sa aming pong pagkakasala, Panginoon. Patawarin nyo kami sa aming mga pagsuway, sa aming paglabag, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, nasasaktan kayo kapag kami nagkakamali.
Alam namin, Panginoon, na nalulungkot po kayo. Hindi kayo nakakakilos ng maluwag sa amin pagka kami ay nasa aming pong mga karumihan at pagbagsak. Kapag may mga pagkakataon na hindi kami nakakapag-pray, hindi kami nakakapagbasa ng inyong mga salita, hindi kami nakakapag-meditate ng inyong mga salita, Panginoon. Para bagang nalalayo kami sa inyong presensya, Lord, patuloy niyo nga po kaming tawagin. Draw us closer to you, Lord Jesus. Kagaya ni Maria, Panginoon, sa inyong paanan, Panginoon. Dalain ko nga po, Panginoon, bigyan niyo po ng uhaw at kagalakan, Panginoon, ng bawat isa to stay close in your presence. Dalain ko po kami nga po ay patuloy na manahan sa inyong pong presensya. Salamat po, Panginoon. Sa umaga po na ito, kayo po mag-ingat sa bawat isa, sa mga papasok sa trabaho, sa mga may gagawin, Panginoon. Dalain ko po ang gabay po ninyo, Panginoon, at pagsama po ninyo. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.